kanina. Pero as we can see here, for the 1 minute and 46, medyo mainit, malamig pa rin yung simoy ng hangin. Pero wait lang, si Ling, nakita yung ating Tini doon, pero hindi pa rin enough yung kanyang damage. Mm-hmm. So, disengage na lang din naman. Nakatakas pa. Takas lang muna, mga besties. So, tingnan natin dito. Papatas lang din sila sa gold. 2 minute game time pa lang din tayo, ladies and gentlemen. Medyo crucial pa. So far, ang early stage ng game natin. Eto, naglagay lang din ng trap dito si PNK, mga kaibigan. And, kita niya na gagangkin tuloy sila dun sa bottom lane. Good vision, good information for PNK dun. At least, si Cho, nalaman niya na, oops, ingat na akong konti. Aray, naku. Muntikal na siya dun, oh. Oops! Ilang beses na yan si Tini na ipinasok. Pero, naku, nagiging delikado ata si Kufra natin doon, 2v1 situation yung nakita natin doon. Pero ilang beses gustong pasukin ng isang Ling, no? Hindi niya pa makill agad. Oo, hindi pa kaya, kapos pa sa damage. Hindi pa ganun kasakit makukunachi din naman tong offlaner ng ano, ng Vec Fantasy main. So, eto na, ako po. Pero ito yung ano, no? Ito yung laban na makikita natin for the 3 minutes na walang nangyayaring clash. That's more on even the YSS, mapapansin natin. Nagpo-focus lang ako sa item. Mm-hmm. Pero yung pagiging aggressive ni Ling, mapapansin natin na andon. Oh. So kapag ang magiging crucial lang dito, kapag nagdire-diretso yung pinapakita ng isang Pokemon at mahuli si YSS, napaka-delicate nga naman yun. Oo, pag nakahuli si YSS dito, si isa YSS. GG, dire-diretso na yan. Tulad alam naman sarabi natin, kapag naka-funnel kayo, tapos napatay yung core nyo sa middle lane, mm-hmm. ang hirap ng bumawi nun. No? Kahit isang beses lang, napakalaking factor na nun, mga bestie. Especially, Ling or this YSS, kahit ulit doon sa dalawa, sobrang bad trip niyan, panigurado. At, so far, masyado sila ding maingat sa isa't isa, kung mapapansin nyo, yes, hindi rin sila masyado nagko-commit ng clash. Basta-basta. Oh. Play safe lang muna. Tama nga pero na lang. As we can see here, nakaabang na or the turtle is are up. Depende na lang sa kanila kung sino yung unang makakakuha nito. Mm-hmm. Pero as of now, mapapansin natin, wala eh. Talagang ambahan pa rin sila. Pero tingnan natin kung ano yung possible na mangyari dito sa may middle lane. Oho. Tama ka dyan. Another one, mga kaibigan. Yun lang din. Naku po, dalawa ang napatay nandito. Other side of Evo's SG. Here comes the dragon. Naku po, si Yuzong. Pasok in, pero may tore lang din, mga kaibigan. And for that, dalawa ang napatay for Evo's SG. Isang PNK, isang Louie. Tuloy pa din ang boxing, mga pre. Ito na, naku po, Feather Airstrike. Ginamit, harap-harapan sa turtle. Pero, oops, yung Ling andi dito. Kumukulit against this YSS. Sige. Naku, wala ka ng buhay si Pokemon. Pero delicate siya na if ever na kukuhanin na lang. Much better na mag-disengage na nga lang din naman dun yung Ling. Kasi halos paubos na rin yung buhay niya eh. Pero makikita natin dito sa may bottom lane na Soul na hihirapan pumalag nga naman din sa isang T-Max. Mm-hmm. Pero direct doon sa may top lane. Ano eh, ito yung sinasabi natin kanina pa. Hindi sila ganun kaano sa clash. Para sige, pa-item na lang muna tayo. Kuha na lang muna tayo ng kukuhanin natin. And then kapag once na makaka-item tayo ng isa or dalawa, pag alam natin kaya na, tsaka na lang siguro tayo papasok. Laban, oo, tama ka dyan. Play safe lang din. Delicate. Uy, muntik na naman si PNK doon for the second time around. Patay siya na siya, nagkataon. Yung turtle dito talagang baod na baod. Hindi mo makakuha kung sinong ano eh. Hindi mo mahula kung sinong makakakuha ng turtle dito. Up until now, talagang ito yung grounds kung saan sila naglalaban sa isa't isa't nagaharap. And, so far, sa top lane naman, ganun din. Wala din masyadong ganun ano. Din. Oh, wala din masyadong pero, factor. Oh. Yes, pero naunang nakakuha ang fantasy main ng objectives dahil nabasag na agad yung bottom lane natin. Pero dito, naku, nayakap nga naman ang isang Kufra, si Kryger, nakuha and Feather Airstrike nila pag nga naman doon. Eh, grabe naman yung ano, init na pagiging agad ng fantasy main doon sa ginawa laban against SG. Yep. And ito ha, possible na kuhanin na nila to, simulan na nila. Oo, kailangan. Layo eh. Magkaano na agad, magkasubukan na agad ng lakas. Hindi pwedeng ano, hindi pwedeng nagbibigayan sila ng space. Masyadong tataba yung YSS dito pag nagkataon. And on the other side, masyado din tataba yung Link. So kailangan magsubukan na muna sila dito, sino ba ang lalamang. Pero for me, draft-wise, performance-wise, maganda minapakita ng Vec Fantasy main na pala ngayon bigla, no? Nakita natin yung factor ng Yisan Shin with that vision information na pinaprovide. Ayun pa, another one. Pero yung Kufra, napatay din mga kagod sa bilang banda. Si Soul na, dali lang, here comes the gatot, pero nakalagala lang din si Yisan Shin, mga kaibigan.
Vision na, lang din halos para kay YSS, sapat na eh, pwede na eh. Pero hindi pa tayo nagtatapos doon sa may top lane. Nag-iisa lang yung link doon, walang kasama, kaya malakas ang loob ni Natini and Hype para pasukin yon. Pero speaking of the backup, JPL is here. So makikita natin nagka-cut na lang ng minions. Ito, pero 3v1 situation yun na. Zoning lang din naman. Kumbaga, alis ka na lang diyan, kukunin na lang namin tong top lane, babasagin na lang din namin. That's more on objectives ang ano, ha. Fantasy main. Nako, mga tropa pips, grabe. Ito pa another one. Tuloy pa din ang boxing, mga bestie. Wa flicker out naman din dito para kay VFM. Ito na laban na. Yun lang. Yun ang problema. Wala siyang purify, madali siyang pipitasin, ladies and gents. Ito na another one. Wave the dragon lang din naman, bakbakan mga kaibigan. Truong Trin might gonna go down with his Kufra, pero hindi. Si Soul lang una nang tumakas at wag nating ipiyet masyado nang malalim. Kung sa 4 Evos SG nakikita natin patience is a virtue dito, na hindi talaga sila nagko-commit totally unless alam nilang kaya nilang patayin. Ayun lang, si Krieger dito, the dragon is real. Louis, I mean, na Yuzong, ba't nakakakuha ng kill? Mga kaibigan to si Louis. Oh, sabi lang, banda laban ulit. Parang napapansin ko nga lang, pero teka, saglit lang. Naku, mukhang hindi pa tapos ata yung ating laban. Naku, Pokemon, nag-disengage na lang din naman kasi hindi nga lang din naman niya kaya. Pero napapansin ko dito, ah. Oh. Ito si Cho kanina, nandoon siya sa may bottom lane, knowing na hindi niya kasi matapatan yung isang thugs. So, ang ginawa niya, may sumama siya sa clash at the same time, lumipat ng lane. Doon na lang kumukuha ng objective sa top lane. Ang magiging problema kasi, if hindi napansin ng Evos SG itong bottom lane na si Tavs, maiiwan, could be possible na madire-diretso, mabasag yung bottom lane. Kasi walang naiiwan eh. Oo. Nangyayari, kulang sa parang crowd control itong Evos SG, kulang pagdating sa clash, nahihirapan. So ang nangyayari, kailangan pa sumama ng isang show. Oo, kailangan tama. Kailangan mag-rotate. Oh, no muna. Oy, ayun na ako po, real quick 'yun ha. Pero to, may tumadjak dito si Kuya Cho natin, but 'yun nga lang, may purified din si VFM Hyde. So, nakaka-escape din siya doon. Good kill for Vec Fantasy main by killing that Krieger or PNK or Popol and Koopa for the fourth time around. Apat na death noon ha. Yung apat na kill na yung anim na kill ng VEC, yung apat doon. Kay ano, kay Popol and Koopa pinatay-patay nila. Pero nako, doon sa may bottom lane Pokemon, hinahabol si T-Max, pero Feather Airstrike nilapag niya naman. Pero nakita ni Sol yung isang car sa mukhang hahabulin pata si T-Max, pero hindi. Nakapag-disengage na lang din, so kuha na lang ng objectives dito sa may bottom lane. Medyo late na ang pagdating ng isang Kufra. Pero hindi pa dyan tapos ang laban doon sa may top lane. Mukhang may nangyayari pa. 2v1 situation ni nakakalmot parang isang PNK. Kuya, so mapapansin mo yun. Laban kung laban nga naman. Grabe, mga kaibigan. Pero another one. Naku po, nalaban lang din ang dragon dito. Ladies and gentlemen, naku po, subukan lang. Pero mag-isa lang yan. Apat, mag-isa laban sa lima. Nakapitas lang din ng isa pa. Another one. Tuloy pa din ang boxing dito. For that one out, Yuzong has was able to get kills. Naku po, free kill lang. Ang tagal niyang patayin, mga kaibigan. Double kill na para sa kanya. Up until now, buhay na buhay pa. Naku po, pang-apat na ang napatay pa dun ni Kuya Yuzong nga ng Team Vec Fantasy main. Grabe yung Yuzong dito ha. Mo ang hindi na kontra ng Evos SG. Sa bagay, wala silang ano, walang marksman yung Evos SG eh. So walang kung may free kasi hit sa Yuzong. At saka kumbaga yung parang pinaka front mo kasi is si Cho or either si Gato. At kaso kailangan kasi sa ating Gato at Kasha, kapag kaganyan, kailangan mo makahuli talaga yung sure set ika nga. Pero ang nangyari kasi, hindi siya makaset at the same time, na de-delay pa yung pasok niya. So when it comes to crowd control na pwede maging setter, lamang talaga yung fantasy main dito. Oo. Oh, grabe. For this, talagang pati mga Tori, ano na ito, laki na nang alamangan ng Vec Fantasy main dito. Huwag na nilang pabawiin pa yung Evos SG. Another one, ako po, tower has been destroyed sa bottom lane. Disengage na lang din muna, pero mukhang babawi. Ito na yun naman yung dragon. Ako po, tamang pangungulit lang. Alam na kasi nung ano, ni Yuzong na walang kayang pumalagsaan niya, kaya ginagangster-gangster niya. Kahit nga si Ling, hindi kayang i-burst yun. Hirap. Dapat may marksman ka pag may Yuzong na alaban. No. So yun yung hindi napansin ng Evo solo. Parang mapapansin natin na siguro nakampante kasi sila na. Kumbaga, kung ako yung magtitingin at kung ako hailing, paguin natin si YSS. Kaso nagiging problema kasi yung bantay na nangyayari kay YSS din, hindi kami makalapit. Ilang beses kasi early game pa lang, ilang beses gustong kuhanin or gustong pumasok sa clash tong Ling, pero hindi niya magawa. Ako kulangan sa damage. Ang nangyayari, nauunahan pa ng fantasy main.
Tama, tama, mga kaibigan. So, for this, subukan muna sila dito ng ano, ng damage. Kasi, for this Yuzong, talagang sulit na sulit, walang pampatay sa kanya. Pati nga yung Tabs dito, tutusin din pala, oh. Si Kuya T-Max, paano nga din la susolusyonan niya, nang kukulat pala ng year dito ng Vec Fantasy main. Yes. And for EVOS SG, the damage output lang dito na inaasahan nila is Ling. So, that's the big problem. Kapos sila sa damage output to kill these tough heroes ng Vec Fantasy main. Mas may Yisan Shin pang VEC. Yes. Pwede rin naman si Ling, eh. Alam naman kapag late game, pwede rin naman si Cho. Pero Kuya Zeus, mukhang may nangyayari atang clash. Grabe, ito na. Another one na naman din. Si Soul dito, naku po. Makawala ng buhay pa. Nakapag-wave the Dragon Puff. Flicker out lang din naman with that mega kill para kay Yuzong takbuhan. Ang EVOS SG, ladies and gents, Krieger has been taken down as well for his Popol and Koopa. Another one with a double kill pa. Far off doon sa Yuzong na yun. Pokemon dito, wala ng buhay. Na-stun pa lang din. Trying to escape against this Farsa. Last man standing si Kuya Pokemon natin dito. At nakuha pa ng Lord ang Vec Fantasy main. Grabe. Delikado, pero naandyan si Paris. Ang tanong, sino nga bang mapapatay sa kanilang dalawan? Nag-microwan. Isa nga naman. Pachacho! Patakbo na yan. Pero hindi pa nga naman. Saan ka pupunta? Wala na, depensa na lang. Wala, ano pa rin naman. Pero ano ha, naging bukas nga naman yung sa fantasy main para makakuha ng objectives dito sa may middle lane. Pero sabi nga naman ng Evo Soul, hanggat may turret, hanggat may pwede pang hanggat kaya pa, pipilitin nating ipanalo pa to, di ba? Marami pang pwedeng mangyari. Kumbaga, alam ng Evo's SG, isang error lang ng fantasy main, pwedeng mabaliktad yung game. Kaso nga lang, ang problema kasi, if ever na, yun nga eh, if ever natapatan nyo man sa clash, ang inaantay ko kasi dito is yung set ng Gatot. Oo, tama. Or ni Louis. Ano ka agad, no? Hirap. Ang hirap tapatan kasi. Subukan muna sila dito. Pero wala eh. So far, Vec Fantasy, damage is real. Sobrang, hirap tapatan yan. Hindi ko rin alam kung paano nila papatayin yan. Kahit din ako siguro na naglalaro. Hindi ko alam kung paano papatayin itong napakakunat na ito na Yuzong na to. At least ngayon, alam nyo na mga kaibigan, most likely pang counter sa Yuzong. Pag napikan mo ng marksman yan, GG yan. Pero ito na, pasok na. Dito si Potato, ladies and gentlemen, for his ulti with Gatot. Kacha Pokemon has been taken down as well. Killed by Yisan Shin. Ladies and gents, tuloy pa rin ang bakbakan dito. Napakalalim naman din ng isang Tokufra. Pero may immortality, ladies and gentlemen. Naku po, we atop yung bowlers lang din. Doon sa top lane si Yuzong mag-isa, tahimik lang. Ayimik lang ha, kampi ko lang sarili ko, mga bestie wap, another one. Ako po, JPL has been taken down, last one. Pak, ayun, nabawian nila. Sa wakas, si Yisan Shin, 2-for-2 trade, pero yung mga tore, pinipeste na din, ladies and gentlemen. Another one, another two, another three, up. Potato for the third casualty ba? Yun, pangatlong patay. Uy, naba-uplink siya dun, no? Nakaabang si Krieger dun, pero hindi pa rin naman daw enough yun. Nakapatay pa. Pinapakita dito ng isang dragon, no? 1v1 nga naman doon. Kasi alam niya yung kunat. Oh, naku, pero si Sol, bakit nagpakita pa siya doon? Ayun na, nahabol pa nga naman ng isang dragon. Parang namaliata ng daan o ng landa si Cho natin doon. Alam mo yun, Kuya Suso, ang kunat talaga. Grabe. Ito po, takbo lang. Sige. O yun, bali wala. Di rin talaga aayanin. Hindi, wala din damage din kasi si, ano, si PNK halos. Eh. Support style lang banatan yan. Eh, oh. O yun. Ay, bumuna eh. Ng ano, bumuna ng Deadly Blade. Tignan natin kung effective ba yung Deadly Blade so far. Eto kasi ano eh, pwedeng gawin ng fantasy main dito. Kasi kapag ka ganito crucial na, lalo na't iisa na lang yung tore, pwede na nila pasukin to eh. Pwede na nilang i-agre, lalo pwede na yung puno to nandun. Oo, kasi hirap eh. Or Lord, parang, hintay na lang ng Lord siguro din muna, ano, yung Vec fantasy main. Hintay sila ng Lord. Pagka gantong situation kasi kaya ng dalawa. It's either patayin ng MM or ng isang kasama niya tapos naka-zone lang din naman yung tatlo. Tamang abang lang din naman ng Evo's SG sa base. Kaso magiging problema nga, if ever natapatan, parang ang hirap talagang tingnan kung paano yung gagawin ng Evo's eh. Yung kunat kasi pinag-uusapan natin dito tapos ma-free hit. Tapos at the same time yung bagsak ng Feather Airstrike nagsabay-sabay. Grabe. So yun, gustuhin man na, at saka napansin ko din ha, dito kay Potato, ilang beses yun Kuya Zeus na pinasok niya na walang nakaset. Yun yung sinasabi natin na crucial.
kapag ka walang set na nakuha even the Louie, ang hirap. Hirap nga yun. Reset yun pagka ganun. No. Pero heto na, naku po, Pokemon dito, pumasok na lang din. Uy, real quick speed lang, double kill pa nga kaagad yun at damage output from Vec Fantasy Main is real. 2-for-1 trade, patay lang din naman si Yisan Shin, but still, Potato dito, trying to escape against 2, kailangan niya makauwi to defend their base, pero ayaw pa alisin. Mga kaibigan, look at that base, naku po, lalaban lang, 2-on-1, si Rager, Rager dito, ayun, naku po, 0-7, ang bobolin ko pa natin, mga base, nire-recta pa. Naging buy time yung ginawa nila doon sa may, ano, sa may Lord's Height. Hindi nila napansin si Tams doon, nag-objectives na pala. Tapos, ang boxing, mga kaibigan, for that game number 1 will go to